Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na nung una'y iniuto sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakaapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo nung una'y iniuto sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lang na oo, kung oo, at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yung nasa hall at nasa katedral. Excuse me. Am I excused? Yeah. Coming here, I saw some foreigners. So I'm sorry, my dear brothers and sisters who are not from the Philippines. I have to speak in Tagalog. If you come here with your friends from the Philippines, please ask your friends from the Philippines to translate it for you. Those who are not from the Philippines, please stand up. Brother, please stand up. Stand up. Yeah, another one there. I saw another one there at the back. At the back. Yeah. Where are you from? Where are you from? Lithuania, okay. Welcome. Ask your neighbor to translate it. I'm sorry. Thank you for coming. Would you like me to tell my homily in English? Okay, we'll do it in English. No. Nosebleed. Ang ebanghelyong ating napakinggan ay karugtong again nung nakaraan dalawang linggo. Sabi ko nga, sinimula nung sa Beatitudes, Mateo 5 hanggang 7 ay kabuuan ng
Sermon sa Bundok. Ito yung compilation ng lahat ng mga aral ni Kristo. Hindi ito ginawa ni Jesus ng isang upuan lang. Si Mateo ang nagsaliksik at nag-ipon at pinagsama-sama itong mga mahalagang aral. At dito ngayon, ang binasa ko po ay yung maiklik na version, maikli lang. Kasi kung yung mahaba, baka antukin kayo. Saka hindi nyo makukuha yung buod. Ang susi para maintindihan natin ang Ebanghelyong ay yung napakinggan tungkol sa pagpatay, pakikiapid at pagsumpa ay doon sa sinabi sa simula. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Siguro mas maliwanag to sa English. If your holiness does not go beyond the holiness of the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Amen? Amen. Hanggang doon na lang ang English ko. So, sinasabi ni Jesus na yung mga pariseo at eskriba ay mga banal ayon sa kanilang pag-unawa kung ano ba yung banal. Sapagkat sino ba yung makakapasok lang sa langit? Yung mga? Sino yung papasok sa langit? Diyos ko. Yung mga banal lang. Yung mga banal, yung mga holy, yun ang papasok sa langit. Di ba? Kaya lang, sino dito yung mga banal? Wala. Wala magtataas ng kamay. Gusto niyo bang maging banal? Ayun, very good. At least merong desire, no, di ba? Sapagkat pag sinabi natin banal, yun. Yung estatwa na yun. Sino ba yun? Mama Mary. Ito, Saint Therese. Yung ibang mga santo, nawala na eh. Nawala na. Pumunta na sa likod. Saint Francis, Mother Teresa, lahat ng santo at santa, yung mga yun ay nasa langit. Sila yung mga banal, di ba? Bakit sila naging banal? Kasi sumunod sila sa utos ng Diyos. Sila'y nag-isip, nagmahal, at gumawa tulad ni Jesus. Dito po sa Ebanghelyo at sinabi nga ni Jesus na kung ang pagsunod lamang ninyo ay katulad ng eskriba at pariseo, hindi papasok sa langit. Kasi ano ba yun? Yung mga eskriba, mga kapatid, yung mga tao na ang buong buhay nila at karunungan ay kanilang inialay sa pagsunod sa sampung utos ng Diyos. At I'm sure alam niyo namang lahat, kayo lahat, alam niyo yung Ten Commandments, di ba? Kabisado niyo. You know by heart the Ten Commandments, right? What? Do you know the Ten Commandments? How many do you know? 10 or 11? What is number 3? Iba sinabi, pero ita-translate ko na lang. Ano yung pakatlo? Third commandment? Nagbubuka lang kayo ng bibig, wala lumalabas eh. Manguhula ako, di ba? Keep holy the Lord's Day, di ba? Hello? Yun ang ginagawa natin ngayon. Ang mga eskriba at mga pariseo, ginagagawin nila, mula doon sa utos na yon, hahanap pa sila na kung ano pa yung mga rules and regulations. So out of the 10 na binigay ng Diyos kay Moises para ibigay sa mga Israelita para maging maganda ang takbo ng kanilang buhay, ito mga eskriba extracted 613 regulations. Hello? Pakiulit, 613.
613. Oh. Yan yung 10, hindi nyo mapakabisado eh. 635. Di ba? So, para sa mga eskriba at pariseo, to be holy means to observe the law literally. Ibig sabihin, halimbawa, sinabi ito, sinabi sa inyo nung una, huwag kayong papatay. Thou shall not kill. Anong commandment yun? Number? No, sinabi, kailangan pa, five. Huwag kang papatay. Ano ibig sabihin na huwag kang papatay? Simple lang. Huwag kang kumuha ng barel, itutok mo sa ulo ng kaaway mo at iputok mo. Pagpatay yun, di ba? Kung hindi, paglabas mo mamaya, sagasaan mo yung kaaway mo. Pagpatay. O pag natutulog yung kung sino yung gusto mong patayin, dagan mo ng unan. Para hindi na makahinga yun ang pagpatay, di ba? E sabihin, wala akong pinatay. Di ba? Sino dito yung mamamatay tao? Wala. Wala. Pero sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magalit, mapuot pala, mapuot ay mananagot sa hukuman. So, hindi sapat yung hindi ka nakapatay, ang hinihingi ni Jesus ay mas malalim pa. Si Jesus, ang tinumbok ni Jesus ay yung source ng pagpatay. Bakit siya nakapatay? Passion, crime of passion, di ba? Inabutan mo yung asawa mo sa bahay mo na may pinatay. Bilis naman ito. Tama ka naman eh. Di ba? Ganun lang. Dahil sa galit, nakapatay. Dahil sa selos, nakapatay. So yung ugat ng pagpatay ay anger. Puot. Nagsisimula yan sa ano, sa nasabihan ka na hindi maganda. Di ba? Kasi nagsisimula lahat yan doon sa mga bagay na yun. Tapos kinikim-kim. Kinikim-kim. Iniipit. Nakaka-interest yan, parang bangko. Alam mo yan, hindi na yan. Yung anger, dinala mo sa puso. Pumasok yan ng 5%. After 1 year, 10% na yan. Pag iningatan mo pa yan, dagdag ng dagdag ang isang araw, mapupuno ka, sabi natin, man napuno na ako eh. Sobra na eh. So nakapatay ka. Ngayon ang tanong, sino sa atin ang hindi nagalit? Lahat tayo nagagalit. Minsan ako, nagagalit din ako eh. Diba, nagsinabi ko, tumayo kayo lahat, eh meron nakaupo. Kung wala akong pangunawa, magpagagalitan ko yung taong hindi tumayo. Kung nag-iisip ako, siguro may rayuma yun kaya hindi nakatayo. Siguro masakit, di ba? Kaya hindi na makatayo. Kaya kailan luluwagan mong isip mo. Anyway, so, ang sinasabi ito ni Jesus, yung kanyang aral ay radikal. Pumupunta siya sa pinagmumulan sa ugat ng mga pagkakasala ng tao. So, yun. Mayroon pa nga dagdag dito eh, yung sa ibang, sa mga habang version eh. Pag sinabi mo sa kapatid mong ulul, masama na yun eh. Kasalanan na yun eh. Hindi mo pa ginagawa, iniisip mo pa lang, kasalanan na. Kasi dito sa simula ng misa, kaya sa simula ng misa, di ba, sabi natin, inaamin natin sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala at sa aking
kukulang. Father, hindi man ako pumapatay. Father, hindi man ako gumagawa ng masama. Eh, hindi ka rin naman gumagawa ng mabuti. Eh, kasalanan din yung hindi gumawa ng mabuti, di ba? So, ano yung ikalawang punto na binanggit dito? Narinig nyo nung una, sa iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid o mangangalo niya. Paano ba mangalo niya? You know what is ngalo niya? No. Pakiapid? You don't know? These people don't know Tagalog. Paano ba mangalo niya? Paano ba makiapid? Napakasimple. Sumama ka sa hindi mo asawa. Di ba? Yung pagsama na ibig sabihin, makikisama ka, hindi yung sumama ka lang. Punta tayo sa ano. Hindi yun. Talagang nakisama. Alam natin sa Tagalog, pag sinabi nakisama, nakikisama ka, kasalanan yun. Di ba yun ang pakikiapid? Sasabihin na, hindi naman ako nakikiapid. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya, siya ay nakikiapid na. Tingin lang, ha? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi sa likod. Ito naman, no? Sa likod, eh. Yung sa tabi mo lang. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ayan, magtingin lang kayo. Oh, ano tingin mo sa kanya? Ano iniisip mo habang tinitingnan mo yung katabi mo? Aber, huwag mo na sabihin, ha? Tingin lang yun, ha? Doon nagsisimula, eh. Kaya nagkasala si Eva. Pumunta ng garden, tingin ng tingin, para na tayo, pumunta tayo ng grocery, ng tingin, mamaya bibili ka na. Di ba? Nagpunta ka lang para mag-window shopping, pero nahulog ka na, bumili ka tuloy, kaskas. Sige, kaskas. Kaskas ka na, wala na lumalabas sa kakaskas mo. Sige, tingin, di ba? Eh dito, medyo sexist ito, eh. Ang sinabi lang dito, yung mga lalaking tumitingin sa babae na may pagnanasa. Bakit kayo ba yung mga babae, hindi kayo tumitingin sa amin? Hello? Yes or no? Parang hindi umaamin, eh, no? Pare-pareho tayo. Kaya lang dito, eh, binibigyan din kasi mas malimit magkasala mga lalaki. Amen? Tiningnan lang, eh, parang hinubaran na, eh. Nakalusulubo mo, nakawala ng damit. Sobra yun, di ba? Yun eh, talagang, eh, ano na yun eh, to the max na yun eh. Sabi nga nila nung araw, lagyan mo lang ng bestida yung poste, yari yan eh. Hindi na ganon, di ba? So, sinasabi dito ng Panginoon, yung saan nag-uugat? Saan ang gagaling? Tingin. Tapos mamaya, nandito na yan. Pinagbabalakan na yan. Hihingi na yung phone number. Facebook. Ano daw? Aber, lakas nyo ng konti pero marinig ko. Di ba? Doon nagsisimula, mga kapatid. Kaya sinasabi dito sa ng Sermon on the Mount is gusto ng Diyos na maging maayos ang takbo ng buhay natin. Kaya binigyan tayo ng 10 utos, eh. Para maging maayos. So, sabi nga nyo, I wonder if there are no rules in the church. What would happen? I wonder. Kung dito sa simbahan wala tayong patakaran, ano kayang mangyayari? Eh, labo-labo. Pag sinabi ng usher, please, eh, ayaw mo. Ay, loko nga, ano ba? Gusto ko dito. Kung kanya-kanya tayo, wala, ano mangyayari? I wonder if sa paglabas natin, hindi kayo sumusunod sa ano, sinasabi ng usher. Ano mangyayari?
Gulo. Sabi dito sa announcement mamaya, paglabas po ninyo, meron diyang linya para pagkuha ng bus. Hello? Kita niyo ba yung linyang yon? Exit for the bus? Oh, diyan kayo dadaan. Tapos kakaliwa kayo. Pupunta kayo ng bus. Kagaya ng sinabi ko last week, yung tayo ay mga Kristiyanong, you are the light of the world. Kaya ang intindi natin sa light ay yung switch on and off. Pag nasa simbahan, naka-on ang light. Kristiyano ako. Amen? Amen. Palakpak. Oh, Kristiyano ako. Paglabas ko ng simbahan, patay. Ano ka, patay sindi. Paglabas mo ng simbahan, patay na yung pagka-Kristiyano mo, kaya mga aaway ka na dyan. Hindi. Ay, nako. Ibinigay sa atin ang sabi ng Diyos, gusto kong maging maayos ang buhay nyo. Kaya maging tapat kayo sa inyong esposo, sabi dito. Huwag kang titingin sa hindi mo asawa. Hindi, tumingin ka, okay, ang ganda mo. Ang kandong ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng paraan para, di ba? Hello? Hi? Ayun, nagkaintindihan tayo. May iniiwan ka sa Pilipinas na pamilya. Iniwan mo misis mo doon. Mag-isa ka sa Abu Dhabi. Ang daming magagandang Pinay dito. Hi, hi, ang ganda mo. Tapos na. Huwag mong i-level up. Hanggang doon ka nalang hi, hen, hello. Kasi pag lumampas ka pa doon, gulo. Yun ang sinasabi dito, yun ang aral na dapat nating pulutin, mga kapatid. Kasabihin niyo, si Father, alam na namin yun eh. Di ba? Alam niyo na yun eh, di ba? Di ba? Alam niyo na dapat kayong maging tapat sa inyong mga esposo at esposa? Alam niyo na yun, di ba? Oh, eh bakit na meron nangyayaring hindi pa maganda? Eh walang nagpapaalaala. Kaya ako po narito, bilang nakatatandang, talagang matandang kapatid, kasama ninyo sa paglalakbay, sa pananalangin, para paalalahanan kayo. Mga kapatid kong Pilipino, may pamilya tayo sa Pilipinas. May iniwan tayo. Sila yung dahilan kung ba't tayo naririto, nagsasakripisyo, nagpapakahirap, hindi na makabili ng bagong damit para lang makapagpadala sa Pilipinas. Itong ating pagdiriwang na ito, mga linggo-linggo, ay paraan, tulong ng Diyos para at tulong natin sa isa't isa para maging tapat tayo sa ating mga pangako sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maging tapat ka, ha? Yeah. Huwag mo kumanduro. Basta sabihin mo, tapat ka. Nanduduro ka. Pag naaakis ko, ikaw ha, tapat ka, ha? By the way, paki-spellingin nyo ang tapat. Gulo nyo naman. T. English yun eh. Sa Tagalog. Ta. A. Pa. A. Ta. Oh. Baliktad. Oh. Pareho din, di ba? Kaliwa pa kanan, tapat. Kanan pa kaliwa. Ano ibig sabihin nun? Saan ka man pumunta, dapat ikaw ay tapat. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Tama na. Siguro sabi, tama na yung Father. Sobra na. Maging tapat tayo sa isa, tapat sa Diyos. Pag tayo tapat sa Diyos, magiging tapat tayo sa isa't isa, lalo na sa ating mga pamilya. Tayo agad ito eh, no? Hindi pa, marami pa akong sasabihin. Sige na.